Welcome back mga boss. Balik gagawin natin yan eh. I-update ko kayo sa ating fish pond, no? Sa ating mga isda dahil mga dalawa o tatlong linggo ko itong hindi nasigaso dahil sa sobrang busy. So, makikita ko sa inyo kung ano mga nangyari at yun lang. Ito yung nangyari sa ating mga halaman, no? Napuno ng mga insekto. Yan ang epekto pag hindi natin na asikaso. Madami yung mga insekto. Punta lang yung mga isda. Okay naman sila. Pero yung mga tinanim natin ng mga ibang tanim na ubus. Ayun o, lalaki ng mga kwan. Ito. Ay, nako. Kailangan natin tanggalin ito kasi hindi naman ito nakakabuti sa ating mga isda. Bali araw ngayon ng Sabado, hindi ko pa ito masigaso talaga dahil duty ako sa anak ko. So, silip lang muna tayo, bali bukas Linggo tatanggalin natin ito lahat dahil wala na ito. Mahirapan na tayong makarecover dito dahil sa dami ng insekto. Pero yung mga isda natin, okay naman sila. Mga male, puro male ito ng double ear mosaic, metal red lace at yan, metal black lace. So ito yung mga sample, no? Yung mga insekto. Actually madali lang ito kung na agapan natin na mas maga yan. Tirisin lang. Kung sa maubos ang problema, yun nga, no? Mahigit dalawang linggo natin itong hindi na sikaso. Ginagawa lang natin ay pinapakain ng mga isda. Tapos alis na. Yan ang resulta pag hindi natin na monitor time to time yung mga alaga natin. No? Nala i-invade ng mga insekto. So hindi naman ito nakakapekto sa isda, pero sa mga tanim nakakapekto ito. Ito naman yung tub natin. Naubos na. Naubos sa benta. Tsaka pansin nyo, bagal yung tubo niya. Nagtampo yata. Itong bako pa, walang problema ito. Tuloy-tuloy lang yan. Ito walang tubig. Ito, pwede na itong harbisin at ibenta. Yun. Ito, naubos dahil ginagawa ko siyang previs. Kahit hindi natin ito nasikaso, yung pagbibenta natin is tuloy-tuloy naman. Walang hinto ang pagbenta. Ito, ano mga insekto. Para sa yung garapata. Pero ito lang gawin dyan. Tirisin lang. Maliban pala dito sa insekto, isang naging problema ko dito ngayon ay daga. Pag-atake ng daga. Dahil ang ginagawa nila, itong frog bits ang kinukuha nila at kinakain. So minsan, nauubos ito.
At kung makikita nyo, may butas dyan. Sigurado, ginawa na itong bahay ng daga. Ayun o. At kikita ko rin sa inyo kung ano pa ang mga ginawa ng mga alaga nating daga sa ating mga tanim. So, dito, kita natin yung epekto ng ating mga alagang daga. Kita nyo yan, inubos o. Yan, inubos nila yan. At ito, putol. Dito sila tumadaan, kaya palaging nahuhulog ang mga tanim natin dito. Ayan, walang tubig. Yun, apple snail. Ito talaga yung epekto pag hindi natin na i-maintain o naaalagaan. Nache-check ang ating mga pond. Pero sa awa naman ng Diyos, wala naman itong mga kiti-kiti. Dahil from time to time nga chine-check ko to, dahil ito ang pinaka-importante, no, yung mga kiti-kiti, dahil sus may anak pa naman tayo, mahirap na lingge. Is itong dambu ear mosaic natin, no? Dami ng fry, napabayaan rin natin, hindi natin natin kaso, pero tuloy-tuloy ang panganganak nila. So ito, kita dito mga langgam. Akala ko nung una makakatulong ito para kainin yung mga insekto, pero ang nangyari parang tag team yata sila. According to my research, kinukuha na itong mga langgam yung sinisecret na tubig, no, doon sa mga insekto. Kaya kaibigan pala yan sila. Hindi may iwasan. Dami, sakit dito, nakakagat. Bali yun ang purpose nila. Pinoprotektahan nila yung mga insekto. At sa kapalit nun, kinukuha nila yung mga sinisecret ng mga insekto. Dry, walang mga tubig. Ito, nakabenta na tayo nito. Bali, mga bagong usbong naman ito. Yun. Samantala, dito, i-reset natin. Dahil nga napabayaan na puno ng lumot, yung mga isda na nandito ay namatay. Bali, ilang araw na lang. Ay, may isda pa pala ito. Bali, ilang araw na lang, sigurado ako, hindi na isda ang mabubuhay dito, kundi mga lamok. Kaya bukas, libre ako bukas. I-reset ko ito. At ito rin, no? Kita nyo, magulo na siya. Dahil napuno ng tubig at yung ibang goldfish natin, nilagay natin dito. Dahil nakita natin sa mga tropa natin, no, na maganda pala ang goldfish sa prep tub. Pero medyo hindi pa clear ang tubig kasi dahil sa ulan-ulan, yung katas nito, nung napuno, pumunta dito. So, okay naman yung mga alaga nating isda. Yung una, nag-aalalangan ako kasi itong goldfish, sa pagkakalam ko, may tendency ito nakainin itong mga plants. Pero so far, okay naman. At bukas nga, ang gagawin ko ay i-reset ko ito. Kukunin ko, isa siphon ko ng mga 50% at i-check natin yung mga plants. No, so nakita yun, no, napuno ng mga insekto. Oh. Ito ang epekto pag hindi natin na-monitor ang ating mga halaman. Yan. Yan lang, ganun lang ang solusyon dyan. Kasi akala ko kakainin to ng mga langgam, pero wala. Magkaibigan pala sila ng langgam. Ito talaga ang resulta pag hindi natin na monitor. Hindi natin na monitor itong mga inayupak na insekto na ito. Ito, you know, mga kagat ng daga. O, oh, yan. Yan. Oh. Kung hindi daga, sigurado ko ang nakadali nito ay mga
Grasshopper. Yun, isa rin sa mga kalaban natin, no? Yung mga grasshopper. Nung una, okay lang sa akin kasi masaya akong makita sila dito. Pero pag hindi mo na monitor, nako, pagbalik mo, ubos ang mga halaman mo. Yun ang isang experience ko dito. Ayan, no? Kita yung mga insekto. Ayan, sana kainin ng mga goldfish. Bali bukas, ito i-reset natin. Dahil maraming ng mga tanim at yung iba ibibinta natin tulad nito. Oh, ganda na. Ayan. Ayan, no? Lalago na. Bukas ka lang. Dahil hindi ko pa talaga masigaso ngayon dahil bantay bata ako ngayon. Bali yung kapatid ko ang nandun ngayon sa kwarto, nagbabantay ng aking prinsipe. At hindi niya alam na nakauwi na ako. Galing kasi ako ng naghatid kay Missy sa duty niya. So bukas, malaya tayo para ayusin at i-reset ito. Okay naman yung mga isda natin, no? Dami naman sila. Pero hindi na clear yung tubig. Hindi mo klaro. Metal black lace. At pakikita ko rin pala sa inyo yung talim na muntik nang maubos. Itong si Celis. Bali nag-replant tayo. At ito na. Yun. Ang ating mga nireplant. Kung mapapansin nyo, ito, medyo hindi siya matataba, no? Samantalang ito, grabe, ang taba. Grabe, ang taba. So, sa na-observe ako, magkaiba kasi ang lupa na ito, ito brown. Itong lupa dito is maitim na maitim. Grabe yung epekto, magkaiba. Kaya kataba. Ang lupa na ito ay malapit sa kanal ko nakuha. Ito, kung dyan lang sa labas ng bahay. Pero makita mo ang diferensya. Ito, mataba talaga, oh. Kaya ito, jupayat. So, hanap tayo ng ganitong klaseng lupa. Yung itim. At yun ang gagamitin natin. So, naka-recover na ito, no? Bali, bukas, magre-replant rin ako. Tapos dito, magre-replant tayo.